Patuloy na nagmamatiga sa mga taga-suporta ng tinanggal na mayor ng Imus, Cavite na si Manny Maliksi na hindi niya isusuko ang munisipyo kay Homer Sakilayan. Nagkatulakan at nagkasakitan sa pagitan ng kampo ni Maliksi at Sakilayan nang ihain ng COMELEC ang writ of execution na nagsasabing si Sakilayan ang nanalong mayor sa Imus noong eleksyon 2010. Mula sa Imus, Cavite, nakatutok live si Dante Carreño. Dante! Yes, Mel, sumiklab na kanina yung tensyon dito sa Imus Municipal Hall matapos iserve ng mga taga-COMELEC yung writ of execution na pumapabor naman kay Homer Sakilayan bilang alkalde rito. Bantay sarado ng mga taga-suporta ng tinanggal na Mayor Manny Maliksi ang munisipyo para pigilan ang pagpasok ng mga taga-COMELEC kaninang tanghali. Sinubukang kausapin ng mga taga-COMELEC maging sina Cavite Governor John Vicremulla na kapartido ni Sakilayan ng mga nagbabarikada, pero nagmatigas sila. Napilitan tuloy silang akyatin ang bakod ng munisipyo para makapasok. Dito na nagsimula ang tensyon. May ilang nasaktan dahil sa tulakan at siksikan. Pagka-akyat nila sa bakod, dumire-diretso sila sa may pinto ng ano ng munisipyo. Pagkatapos kami po nakabarikada kami mga babae. Eh ako po nakatalikod. Ako nasaktan talaga dahil ito oh. Inano niya ako dito sa kamay, ginano niya ako inano niya kamay kung gano'n, oh, sabi niya. Malis ka dyan, sabi nga niya, kakasuhan kita. Pero di pa rin nakapasok sa main building ang grupo, kaya sa ilalim na lang ng isang puno ginawa ang oath-taking ni Sakilayan pasado alauna ng hapon. Wala namang problema, hindi naman namin inialis na mag-file sila ng motion for reconsideration. At yan ay karapatan nila. Pero dapat nilang intindihin na ang kautusan ng Korte Suprema sa pagpababalik sa akin bilang alkalde ng Sudeto ay immediately executory. Katwiran ng kampo ni Maliksi, di raw nila tinanggap ang writ of execution ng COMELEC dahil kulang daw ang nakapirma rito. Nais din daw muna nilang maresolba ang kanilang apela sa Supreme Court. So yun lang naman ang gusto natin, ano, na ma-hear out ng Supreme Court yung ating motion for reconsideration na yan. At kung ano man ang magiging desisyon ng Supreme Court, ating irerespeto. Hindi naman para manatili tayo sa ating pwesyo na ito kung talaga pinabababa na tayo. Siguro, pansamantala, kung wala ako makukuha ng more accessible office near the City Hall compound, dito na muna ako mag-opisina sa lugar na ito. Nanindigan naman ang ilang taga-suporta ni Maliksi. Hindi aalis sa munisipyo hanggat hindi nadidesisyonan ng Korte Suprema ang issue. March 12 ng pagtibayin ng Korte Suprema ang desisyon ng COMELEC sa pagkapanalo ni Sakilayan bilang mayor ng Imus, Cavite noong 2010 elections. Samantala, Mel, sa sitwasyon naman dito sa paligid ng Municipal Hall ay napakahigpit ng seguridad. Katunayan, nagkalat ang mga pulis rito at sa mga oras ding ito ay nagpapatuloy yung vigil ng mga taga-suporta ni Maliksi. At yan ang latest mula rito sa Imus, Cavite. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat sa'yo, Dante Perelio.